Yung mga lords, andito na naman tayo ngayon at ngayong video ay nagawa po tayo ng isang napakagandang content. Yo guys! Welcome back to my channel! So this is Rolag Defa. For today's video, medyo kinakabahan guys kasi first time kong gagawin to na mag-vlog ng Jojowain at Tuturpahin Challenge. So, na-request po ito ng pinsan ko guys. Matagal ko na siyang gustong gawin pero parang ayoko kasi dati parang napakalumang content na. Pero, trinay ko po siyang gawin ngayon kasi may nag-request nga yung pinsan ko. And guys, nag-list na ako ng mga pangalan na pwede na magiging ano ko ngayon, Jojowain o Tuturpahin yung mga pick nila. Kagabi ko lang siya sinulat kasi wala talaga akong maiisip. So, ang oras na kasi? So, mag-aalas 8 na po, 7:59 PM na po ngayon. Kanina talaga dapat ako mag-video guys, pero mainit kasi kanina kaya ngayong gabi ko na lang siya gagawin. So guys, kung bago pala kayo sa aking video, don't forget to subscribe and click the bell button para maging updated kayo sa aking videos. Arat na! So guys, first pick na po tayo. First pick natin guys, si NECA. Ang classmate ko siya. Sa tingin ko, ano ba? Kasi naging kaklase ko lang siya ngayong second sem. Maganda naman siya, close naman kami. At ngayon lang, pero may channel na siya guys kasi in-encourage ko siya maging vlogger. Kaya para sa akin si NECA, tutrupahin. Tutrupahin lang siya. Kasi yun nga, close kasi kami nito, kaya kung jojowain naman, may jowa naman na siya. Diba? So, si NECA is tutrupahin. Next picture tayo guys. Tadan. Kate Talino. Kasi na-request siya sa akin eh. Medyo bata pa kasi siya guys. Pero maganda naman siya. Kasi nga, siguro kung magka-age siguro kami, jojowain siguro. Kasi kuya-kuya niya ako eh, kaya siguro tutrupahin. Kasi magkababata kami nito. Sa kaya dati kasi kami dati yung mga magkakalaro. Medyo shout out kay Kate. Medyo dugyutin pa siya noon eh. Siyempre kabataan, kapati nga din ako noon, medyo kami noon. Hindi pa masyado. Pero ngayon tignan mo ang laki ng pinagbago niya. Kaya siguro para sa akin is tutrupahin kasi magkaibigan na kami dati pa simula nung bata. Kaya tutrupahin. So, next picture tayo, guys. Tanan! Baka naman ate. Si Ate Joyce. Ate Catherine Joyce ba na? Para sa akin, jojowain. shout out kay Ate Catherine. Kasi she's the kind of girl na parang nasa kanya na ang lahat. Parang siya yung ideal girl mo, ideal girl ko, na talented, maganda, tapos mabait, yun nga, parang nasa kanya na yung lahat. Pero, syempre, kung para sa akin lang, jojowain talaga siya, jojowain. Shoutout kay Ate Catherine Joyce Banaag. Jojowain. Kasi nakilala ko siya nung, kailan ko ba siya nakilala? Hindi ko alam saan ko siya nakilala eh. Pero, taga San Clemente siya guys. At, wala pa siyang boyfriend. At, kapahanap nga. PM nyo lang siya guys. Single yan. At, napakabait na tao. Kung para sa akin talaga, is jojowain. Wait lang guys, disclaimer lang po na lahat po ng picture na to is na sila po, yung mga napili ko po dito is napagpaalam ko naman po sa kanila. At pumayag naman po sila na maging part ng vlog ko.
At just for fun lang naman po at para naman po sa content ko lang sa YouTube channel. So pagpapatuloy natin, next po tayo. After kay Ate Catherine. And then, si Ronnie Lynn Dakigan. Actually guys, kaibigan ko kasi siya at close kami. Siguro, kung sa kanyang ugano, magaling kasi din tong kumanta. Kasi pinaka-ideal girl ko talaga is magaling kumanta tapos makulit, ganun. Pero ano, magkaibigan kasi kami kaya siguro para sa akin is tatropahin. Kasi hindi naman sa sinasabing jowable siya. Parang mas maganda siya kasama pag sa mga kalukuhan ganun. At talagang pantropa. Tatropahin. Tignan mo naman, naka-feels ka pa siya. Tatropahin guys, tatropahin. Kasi napakakulit din kasi ng baing to. Shout out, Ronnie Lynn. Siguro aminin ko guys, naging crush ko siya noon lang, matagal na noon, pero hindi ko man sinabi sa kanya, ngayon ko lang po sinabi sa vlog ko. Pero ngayon naging close kasi kami, naging close na kami, ngayon magkakaibigan kami, at isa part na pag sa pagkakaibigan, ginagalang ko naman siya doon sa ano niya, sa side niya. At sana yung pagiging magkaibigan namin is tumagal pa, maging ano pa, kasi napakarami naming pangarap na magkakaibigan. So sabi ko lang sa kanya guys, Ronnie Lynn, sana huwag kang magbago. Laging unahin yung pangarap at huwag pababayaan, siyempre unahin yung family kaysa sa amin, unahin mo muna yung pamilya mo. At huwag kang mag-alala, kung may problema ka, sabihin mo lang sa amin. So, next picture na tayo guys. Ay ate. She is ano, si Catherine Villegas. Shout out po kay Ate Catherine Villegas. Grade, under ako sa kanya ng isang taon. At nag-aral din po siya sa Villad High School. Crush ko din kasi dati to guys, pero syempre nung grade 12 pa po ako noon, kaya napili ko siya sa jojowain o totopay. Napakaganda nga niya, no? At hindi ko pa naman siya nakausap in person, pero feel ko mabait naman siya. Hindi ko pa siya nakausap sa personal, sa chat lang. At siguro para sa akin, jojowain. Jojowain guys, jojowain. Kasi maganda naman siya. Tapos sa ugali, hindi ko pa naman siya kilala masyado. Kasi hindi ko pa siya nakausap. So yung ano ko lang, parang perspective ko sa kanya is parang napaka-jowable niyang tao. So, jojowain. Guys, next picture. Kaman ko ba, nakailan na ba tayo? Naka-apat na ako. Pero kinakaban pa rin ako hanggang ngayon. Next picture na guys. Tadam, si Jenny B. Si Jenny B, para sa akin siguro is naging close din kasi kami nito nung athlete pa lang ako noon sa volleyball. Siguro sa para sa akin is totropahin kasi tingin ko sa kanya mas magaling siyang mag-advise about sa'yo, sa love. Ganun. Kung may problema ka, parang mas marami siyang ibibigay ng mga advice sa'yo. Para ano, kaya mas maganda siya pag tropa. Kasi pag totropahin, di ba? Yung shout out po kay Jenny B. Igne. So yun, totropahin. So, next picture na tayo guys.
Oh. Shout out po kay Ate Jessa May Jose. kasi maano siya ang ate-ate ko to, 'di ba? Para sa akin ah, kung ako po tatanungin siguro is maganda naman si Ate Jessa. Para sa akin is jojowain. Jojowain kasi parang ano, mas jowable yung itsura niya, mas sweet ganun. Tapos pag kasi pagtotropahin, parang hindi siya ano, hindi siya bagay maging tropa. Parang mas bagay talaga kung jojowain. Pero kung mag-ano lang kami, pero kasi ate-ate ko yun eh, mas matanda po siya sa akin. Shoutout mo kay Ate Jessa. Ate Jessa May. So, para sa akin, si Ate Jessa is jojowain. Pansin ko lang guys, parang yung mga napili ko ditong mga ano, parang magagaling sila lahat kumanta. Kasi ano, yun nga, magaganda yung mga boses nila. So, next picture tayo guys. Mukhang ilan na yung jojowain ko sa katotropahin. Next picture. Kimi no toriko ni natte shimae wa kitto kono natsu. So next picture po is si Alexa. Alexa May Sevilla. Shout out din po kay Alexa. Bata pa din kasi ito eh. Siguro mga nasa ano pa lang siya, 17, 16 or 15 ganun. Siguro kung magka-age kami, siguro is jojowain. Jojowain. Wait lang, wala akong masabi, speechless ako ah. Jojowain talaga guys, jojowain. Kasi nga, crush ko kasi to eh. Kasi nagandahan ako sa kanya noon. At napaka-matured ng itsura niya para talaga siyang ano. Ganyan yung parang ideal girl ko din na ano, yung maganda. Maganda. So, hindi pa kami masyadong nagkakausap. Hindi pa kami masyadong nagkakausap guys ng person siguro. Nagkakausap man kami pero hindi yung talagang ano. Guys, para sa akin is jojowain. Lang, ang bilis ng dibog ng puso. Kinakabahan kasi ako guys, ngayon ko lang talaga ginawa ito. Oh my god. So, jojowain guys, jojowain. Mukhang hindi ko na matatapos ata to guys, wala pa sa kalahati. Ganun ang bilis ng tibok ng puso ko, parang ngayon lang ako ginantwa. So next picture tayo guys. This is Lia Marie De La Cruz. Batchmate ko po siya nung high school. Magaling din po siyang kumanta. Tapos naging crush ko din po yan nung high school kami, nag-chat kami noon. Pero makulit din kasama kasi ito eh. Kaya siguro kung dalawa, jojowain o totropahin, mas pipiliin ko yung totropahin guys. Kasi minsan na din kami nagkasama sa banda. Vocalist siya, tapos keyboard ako. Makulit tong babaeng to eh. Talagang ano siya. Kaya totropahin guys. Kasi feel ko pag magkasama kami siguro sa mga anuhan, mga party gano'n, masaya siya kasama. Tapos ayun kasi ganun din kasi mga gusto ko guys is yung mga maganda kasama, mga barkadahin na may ingay ganun. Kaya siguro is tatropahin. Shout out kay Lia, miss you. Kasi hindi ko na siya nakikita masyado ngayon, hindi na rin siya masyadong nagchat sa akin, kaya shout out ko na lang siya sa vlog na to. Shout out Lia Marie De La Cruz. So next picture, si Kimberly Diaz. Oo, Kimberly Diaz. Hindi ko pa masyadong kasi magkababata din kami. Mga nasa ano pa lang ako, 12 years old. Dito sila lumipat noon. Tapos
naging crush ko din siya mga 3 days siguro. Kasi maganda siya, tapos napakasimple yung babae. Pero ngayon, tagal ko na lang, ilang years na kami hindi nagkikita. Kailan lang din kami nakapag-video call nung may gumawa siya ng GC ng mga ano namin, kaming mga magkaibigan na. Siguro para sa akin, jojowain. Kasi sa itsura niya, napakasimple niya, tapos feel ko pag naging jowa ko siya, guys, parang tahimik lang. Tahimik lang kami, parang yun, walang maingay. Jowable talaga siya, pero mabait naman to, guys, mabait siya, kaya hindi siya bagay maging tropa, hindi siya maingay. Jojowain. So, shout out po kay Kimberly Diaz. At pakamusta na lang siguro ako kay Bea at sa mama at papa mo. Next picture tayo. Oh, ito naman is, this is Heidi Santos. Oh, Heidi Santos, De Los Santos. Basta si Heidi, kabatchmate ko din po siya nung high school. Oo, nung high school. So to, guys, magaling naman to sumayaw. Siguro, kasi nakasama ko na din siya one time. Para sa akin siguro is tutropahin, guys. Kasi medyo, ano kasi si Dinto eh, maganda kasama, ganun. At kung ako, tutropahin, guys, tutropahin. Shout out po kay Heidi, sana ingat ka lagi. Miss na din kita. So hindi ko napagpaalam tong ikaw yung napili ko dito, pero alam ko naman na papayag ka din, you know. So, tropa. Tropa lang, tropa. So, next picture tayo, guys. Ta-da! Miss Eileen P. Felician. So, maganda din to, guys, pero talagang tropa ko to eh. Tropa ko talaga to, simula elementary pa lang tropa na kami. Pero nung nag high school kasi, syempre nagiba din yung section namin, din kami naging magkaklase. Pero para sa akin, maganda naman tong babaeng to eh, madaming nakakagusto nga dito. So ay, si Eileen para sa akin siguro is to tropahin. Maganda kasi to kasama sa gusto na magkasama mga lokohan. Na-miss ko na nga to eh. Tapos talagang nakikisakay siya sa mga ano nyo, sa mga ano nyo, guluhan nyo, parang hindi talaga siya ano, open-minded siya sa lahat, siguro ganun, open-minded. Hindi siya yung parang ibang babae na ano, pag kinausap mo, pag may manasabi ka ng mali, parang hindi sila comfortable. Pero si Eileen talaga, comfortable ako sa kanya, nakausap siya, kaya totropahin, guys. At yung ugali niya is parang napakalawak. Tapos sakay na, parang basang-basa ko na din yung ugali niya. Kaya mas bagay siya sa akin na tropa. So, shout out kay Eileen P. Feliciano. Miss ko na din tong babaeng to eh. So, next video. Ay, next video. Next picture na, guys. Ta-da! Si Ate Monique. So, ito, guys, hindi ko pa din siya nakakausap in person, pero talaga nung una ko siyang nakita, guys, is parang yung panggaan ng loob ko sa kanya, kasi parang ang bait niya ganun pag ano, kausap mo siya, parang ang ano niya, pag kausap mo siya parang ang gaan lang sa pag-alamdam, kaya napili ko din siya dito kasi hindi man kami masyadong close, di pa rin kami nagkakausap in person. At kagabi ko nga lang po siya chinat eh, kasi ano, nahihiya kasi ako sa kanya. Kaya yon, siguro kung mga ganyang babae kasi is yung mga napakasimple, ganun, tapos parang ano, yung hindi siya yung ibang babae na simple lang siya, yung walang makeup, ganun, simpleng tao. Kaya siguro para sa akin, si Ate Monique, jojowain. So, shout out po kay Ate. Kinakabahan ako ah, kasi ano, hindi ko kasi masyado siyang kilala. Pero magkapatid naman kami sa ano,
sa iglesia. Kaya yon, siguro si ate, jojowa. So, next picture na tayo. Tapusin na natin, hindi na ako makahinga, guys. Next picture. Si Ren Jean Marie Santos. So, pinsan ko kasi to, guys. Maganda din tong babaeng to eh. Pinsan ko naman siya at para sa akin siguro to tropahin. Kasi pinsan ko nga, di ba? To tropahin kasi ano din siya kasama, parang kalog din siya kasama. Kaya to tropahin, guys. Shout out kay Ren Jean Marie Santos. Next, guys. Si Elmira Rose Sebastian. Kasi guys, ano to, tawag nito? Kababata ko rin po ito. Tsaka, ang laki talaga ng pinagbago niya. Talaga sa look, sa skin, talagang sa galaw. Parang ano talaga, guys, napakalaki ng pagbabago niya. Siguro yung mga ganyang itsura naman siguro is hindi mo kayang tropahin yung mga ganyan, di ba? Is para sa akin siguro is jojowain. Jojowain kasi hindi ko rin, kasi nung bata kami, mga bata pa kasi kami noon eh. Mga bata pa kasi kami noon, kaya hindi ko pa siya, magkaibigan lang talaga, magkakaibigan kami noon. Kaya siguro ngayon, nagbago na siguro siya. So siguro si Elmira Rose is jojowain. So shout out kay Elmira Rose Sebastian. Nasa Maynila kasi siya ngayon eh. At doon na siya nag-aaral ngayon. So, last two picture na, guys. Last two picture. So, next picture is si Amadea. Si Dea. Ito, magaling din kumanta to, guys, eh. At siguro, sa mga ganyang tao. Shout out kay Deyang. Miss you, Deyang. Tapos, tatropahin. Makulit din ng babaeng to, eh. Siguro, hindi ko naman siya naging crush. Maganda din kasi itong babaeng to, kaya nung nakilala ko siya sa first time nakilala ko kasi siya noon sa Nueva Ecija. Pumunta kami ng Laor noon sa Nueva Ecija. Doon ko siya nakilala. Medyo mahinhin pa siya noon. Tapos nung matagal na kami magkakakilala, medyo ano talaga siya, makulit din, guys. Yun. So si Amadea is totropahin. So yun, guys, last pick na po. Ito na, guys. Siya po si Sheila Torrio, taga Kamiling po siya. Isa din po to sa mga crush ko. Kaya, ito na, medyo kinikilig. Buti nga na pumayag siya kasi akala ko hindi siya talaga papayag, guys. Kasi, yun nga, parang baka kinakabahan ako kagabi nung minessage ko siya. Kung okay lang na, isasama ko siya sa vlog na to. Pero, nagulat nga din ako nung pumayag siya. Kasi siguro sa kanyang look siguro is jojowain, syempre. Oo, jojowain. Kasi napaka-simple niya, tapos napakaganda niya. Simple, tapos parang mabait. Hindi siya bagay maging tropa. Kaya siya yung nilas ko, guys. Syempre nga, siya yung parang pinaka-special, gano'n. Yun nga, guys. Jojowain. Shout out po kay Ate Sheila. Ate Sheila talaga. Pero mas matanda ko doon, guys. Kay Sheila Torrio. So yun, guys. Sana po na-enjoy nyo yung video to. Pinilit ko talagang tapusin na ngayon. Kasi talagang din ako, talagang, oh my God, sa lahat ng vlog ko dito ako kinakabahan. Yun. So yun, guys. Don't forget to subscribe and share sa aking vlog, at para maging updated po kayo sa aking videos, mag-click po tayo sa notification bell. And thanks, guys!